Hello mga kababayan ko. Mayong gabi sa iyong tanan. At sa mga subscribers ko. At sa mga subscribers na hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, paki-subscribe na rin diyan sa ibaba. Panoorin po natin ang isang video kung bakit nakulong si Francis Leo Marcos. Panoorin po natin ang video ito. FBI Chief Cybercrime Unit Vic Lorenzo, magandang umaga sa iyo. Ang chismosong NBI, Vic Lorenzo, taga Green Meadows ka pala, inutil ka. Ikaw may kagagawa nito, pinagkaisahan nyo si Francis Leo Marcos. Inciting to sedition in social class. Bakit? Nag-revenge ba sa mga mayayaman si Francis Leo Marcos, inciting to sedition in social class, to disturb the public. He's only encouraging kung sino yung mayayaman na kapitbahay kung gusto nyo tumulong. There is no inciting to sedition. Chismosong NBI ka, gawin mo trabaho mo. Pinilit mong i-convict si Francis Leo Marcos. Anong klaseng NBI ka? Kaya pala kinukutsaba mo yung mga journalist na bias. Panayang interview mo sa mga bias na journalist. Kung ayaw ko magmura. Anak ng teteng kunyemas kayo, inutil. Akalain mo yan, taga Green Meadows ka pala eh. Tapos sasabihin mo, inciting to sedition in social class. Do you know what is that mean? Huh? Inciting to inflict an act of hate against the rich. Did you see any hate from Francis Leo Marcos to hate his neighborhood? He never provoked anything to be incited to sedition. This person, Mr. Francis Leo Marcos, chismosong NBI ka talaga. Akalain mo, broadcast in the radio, broadcast anywhere, dahil cybercrime ka? Cybercrime unit, that's bullshit. Inciting to sedition in social class. There are several forms the crime of sedition under of the revised penal code, one of which is to rise publicly and tumultuously by means of force, intimidation, or by other means outside of legal methods to implicate any act of hate and revenge against private person or any social class or despoil any person of his property for any social end. I never seen any hate from Mr. Francis Leo Marcos when he do the video into this neighborhood. It's mosong NBI ka, you should be out of your practice. Pagkatismoso mo, tatawagan mo lahat ng radio broadcaster ng puro mga bias, inutil kayo. Anak ng teteng, punyemas kayo. Akalain mo yon, taga Green Meadows ka pala? So, akalain mo yon, itong chismosong NBI na ito pala, taga Green Meadows? Anak ng kamote, oh. Kaya pala pinipilit mo inciting to sedition in social class, implicate and hate against to the rich people. I never see any hate from Mr. Francis Leo Marcos. He only encourages, oh, yung mga mayayaman dyan, gising kayo, pwede ba kayong tumulong? That is not disturbing the public. And whatever he do, he did not even disturb the government for giving away what he wants to give to the people. Please go back to your school. What is the inciting to sedition? Against rich, if he did not even revenge, wala siyang kagalit. There is nothing inciting to sedition about the social class. Anong klaseng NBI ka, chismoso? You supposed to be the chief of chismosong NBI. Ikaw na yung pinaka-chismosong NBI. Tatawagan mo yung mga
bias na journalist, mga bias kayo, mga leche, inutil. Mga inutil kayo, anak ng teteng punyemas. Hindi nyo ba alam ang ginagawa nyo? Pinagkaisahan nyo yung tao. Kayo pala may gawa nyan eh. Tapos sasabihin nyo, a lot of crimes, prove it! Inciting to sedition. He never have a hate from his personality to hate his neighborhood. He only encourage the neighborhood to help if they can. And if you cannot give a help, just shut the fuck up. You degrade who you are. Inciting to sedition in social class. I never see, prove it, if Mr. Francis Leo hate his neighborhood. He pay his dues and he has right to go around to his neighborhood because he is the resident of this said Green Meadows Ridge subdivision. You do not have right to condemn whoever the residents of that subdivision. And he never mentioned any name. As I see and review the video, he never mentioned any name of whoever residents of that subdivision. There is no such inciting to sedition that you will keep talking about. Inciting to sedition in social class. Fuck you all. Social class. Kaya ng mga mahihirap, ganun ba? Dahil naiinggit kayo. Dahil si Mr. Francis Leo Marcos lang ang pwedeng tumulong. Silang ang nakagawa niyan. Sa buong mundo, I admire this person for being he is. And whatever case you put in him, that is your story to make. You degrade the NBI, Mr. Vic Lorenzo. Kaya pala lahat ng mga interview mo, puro mga bias. Puro mga bias na reporter, mga journalist, ika nga. Pero mga bias, ikay, lahat kayo inutil, anak ng teteng punyemas. Akalain mo yan, taga Green Meadows ka pala. So, sa Green Meadows, kayo ang may pangalan yan. Kung sino man ang mayayama sa Green Meadows, man, hindi nyo dapat gawin yan sa isang taong tumutulong. Dapat ay magpasalamat pa kayo dahil merong isang Francis Leo Marcos na tumutulong sa kanyang mga kababayan, kahit mga frontliners, mga police officers, binibigyan niya ng pagkain. Ikaw, NBI na chismoso, may ibinigay ka ba sa mga front? Bakit hindi kita tatawagin chismoso? You know that is the confidential information under your custody. Ipangangalandakan mo, oh, hindi kanya yung bahay, hindi kanya yung sasakyan. That is gossiping. Dapat hindi ka nag-NBI, dapat nag-confidential. Kahit pa naka-under custody of the NBI, in your custody, you don't have no rights close to whoever. What is the status of this person under your custody? Unless he is under oath into the court in the front of the judge. And you have no rights. I don't care if you're the NBI. You degrade. The fingerprinting of Mr. Francis Marcos has been in the NBI since when he got the passport. And now you retake the fingerprinting of him. What is that for? What kind of National Bureau of Investigation? Nakakainip kayo ng ulo. Pinagkakaisahan niyo yung tao. That is not right. Dahil ba komo na mas maganda yung isang pilantropo, pinainan nyo lahat ng kung ano ikakaso nyo. Lahat ng kaso, ilagay nyo patumpatong. Pero I don't buy it. Like I'm telling you, I am not the supporter of Francis Leo Marcos. I have nothing to do with this person. But I admire him for his advocacy, giving help to the community. Hindi nyo ba maintindihan ng gobyerno, ninanakaw pa ng mga ibang taong nasa gobyerno, mga barangay tanod, kapitan, even mayor, even congressman. Aminin ninyo yan. Hindi nawawala yan sa lipunan ng gobyerno, mga korupsyon. Tapos ngayon, may isang tao lumabas, nainggit kayo, gagawa nyo na kung ano, no? Ichichismis ninyo.
Hindi pa ba prove nyo na namigay siya ng ilang tonelad ng bigas para lang makalipas ang paghihirap ng ating mga kababayang nangangailangan? Anong klaseng puso meron kayo? Vic Lorenzo, isipin mo yung ginawa mo.